Ang init. Grabe. Yan, so magandang araw sa inyo mga mahal kong viewers at followers. So ngayon sa episode na to, i-flex ko sa inyo itong mga caps na to. So hindi naman to kalakasan, no? Karamihan dito mga costume hats. Tapos yung iba dito may mga fake, may mga replica pa nga rito eh. Pero may mga ilan-ilan din na legit. Kaya yun na lang ang abangan nyo. Itong katulad na itong semi-nolis natin na hats. Pero wala, ang content na to is para lang i-flex yung mga hats at syempre titipan ko rin yung mga newbie dyan, lalo sa mga gustong mag-start na mag-collect ng mga hats. May mga tips akong ibibigay pagdating sa mga hats. Hindi naman ako professional, syempre, pero may mga ilan-ilan din akong natutunan. Halos 2 years na pang-collect ng iba't ibang klaseng hats. So huwag na natin patagalin, i-flex ko lang naman to isa-isa. At yun, mag-start na tayo. So start na natin siguro yung mga costume hats. Mamaya na itong mga legit, itabi muna natin yan kasi masyadong masigit dito sa table natin. Ito mga costume hats to, shoutout sa mga nakuhaan ko. Well, isa lang naman ang mga nakuhaan ko ng costume hats. Karamihan dito galing sa Showcaps, so shoutouts kay Bro Ivan, ang owner ng Showcaps. Ayan, check nyo na lang dito. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan nyo siya pwedeng makontakt sa Facebook. Ayan, pero shoutout sa Showcaps, maraming salamat. So ayan, meron tayo dito mga costume hats. Basically, yung costume hats, ginagamit ko lang ito pang araw-araw mga tol. Kasi meron din naman ako mga legit na hats. Pero hindi naman ganun kalakasan. Mga basic-basic lang. Karamihan may mga issue pa. So, hindi pa ito lahat yun mga tol. Hindi pa ito lahat ng mga hats ko. Ito lang talaga yung mga ginagamit ko araw-araw. Kaya ako bumili ng mga costume hats. Kasi syempre, meron akong halimbawa. Alam nyo naman, nag-ukay-ukay ako. Kapag may mga nahook akong damit, halimbawa Raiders, t-shirt na Raiders or jersey na Raiders, syempre, imbis na bilang ko ng legit, which is hindi pa naman kaya ng budget, ayan, halimbawa, ibili na lang ako ng custom hats na Raiders para may panterno pag ginamit ko yung shirt na nabili ko sa ukay-ukay. Ganun lang naman. So, hanggang sa nakahiligan na rin, kasi bukod sa mura, budget-friendly lang ang mga custom hats, quality din naman. Halos same lang din naman pag suot mo. Actually, hindi same kasi may mga bihasa dyan, may mga veterano hats na unang tingin pa lang alam na fake costume or legit yung hats. Pero pag sinuot mo, para sa akin na parang parehas lang naman. Ang ano lang naman nito yung forma is yung swag, yun lang naman ang ano niyan. Pero para sa mga talagang mahihilig sa mga vintage hats, syempre, ano sa kanila yun. Syempre, mas gusto nila mag-sort ng legit sa mga costume hats. Siyempre, ito, Raiders hat. Hindi ko, pasensya na, hindi ko baka bisado yung mga tawag sa kanya-kanya hats kasi 2 years pa lang tayo, hindi ko na na-memorize. Tsaka hindi naman talaga hats ang linya ko, more on ukay ako. So, meron tayo ditong D-line na Raiders. Ayan, Los Angeles. Tapos may side logo na NFL dyan. Dito ko na lang ilalagay yung mga na-flex ko. Tapos ito, meron din tayong two-tone OG logo na B-heads na Raiders. Ito, shadow na Raiders din. Ayan, galing ng Showcaps. Bulls na D-line. Ayan. Side logo na NBA. By the way, nagre-range ang mga costume hats around 250 hanggang 500, 600. Depende sa klase. Meron din tayo dito ang New Orleans Saints na D-line. Ito, recently ko lang ito nakuha sa Showcaps. So, sobrang solid din. Tapos Raiders na ano e-sport. Ayan, na hat. Tapos ito hindi pala to costume ah. Na ano ko to, nahuko to online sa online seller. Obey to, obey na hat. Legit to. Ayan. Napahalo lang. Tapos next, graffiti na Chicago White Sox. Ayan. Meron tayong graffiti na costume series na collection din. Next, eto, recently ko lang din to nakuha. I'm sponsor pa ng Showcaps. Again, maraming salamat sa Showcaps para sa pag-sponsor na ito. Hieroglyphics to mga tol na Raiders. Ayan, sobrang solid. Kakalabas lang na ito, tapos nagkaroon agad tayo. Steve Holtz na Charlotte Hornets. Ayan, napakaangas din. Costume lang ito, ang ganda ng fitting na ito mga tol. Sobrang astig din ang pagkakayari. Mga Vortex. Ayan, Charlotte Hornets din. Ayan lang naman yung mga linya ko eh. Hornets, Bulls, Raiders. Tapos pasundot-sundot yung mga ibang team. Chicago Bulls na graffiti. Ayan, two-tone. So, sobrang solid lang din yun. Pang araw-araw lang mga tol, okay na yan. Kaysa bibili kayo ng mga vintage hats na worth thousands. Pero hindi nyo pa naman kayang panindigan. Kasi syempre, yung budget, medyo ano pa, mabigat. Ayan.
So, Bulls, na nakalimutan ko tawag dito sa atin to. Pero free ko lang ito nakuha sa Show Cups again. Sa Steve Waltz na Chicago Bulls. Ayan, sobrang solid lang din ang fitting na ito, mga tol. Medyo bibilisan ko na kasi ang dami pa na ito mga nakapila. Crack Bulls. Ayan, sobrang solid din. Kasi ito sobrang solid. O, pinaka-rare ata na costume hats na nahawakan ko. Dickies na graffiti. Ayan, terno sa background natin, mga tol. Galing lang din ng Show Cups. Grabe ang size na ito, mga tol. Napakalaki. Pero rare. Ako lang ata ang meron yan dito sa lugar namin. Tapos, T-Balls na Raiders. Ayan. Tapos, graffiti na Raiders, syempre. Sobrang solid din. Tapos, Ark na Raiders. At karamihan sa mga costume hats for Raiders is kasi bala ko talaga mag-olecto ng Raiders sa costume. Kasi dito naman kayo yung legit, pinakamahal niya na cups. Yan, Lakers, Raiders, yan yung mga mahal na cups. Eto, Tri-Power, Raiders. Tapos, eto din, graffiti na Raiders, pero white colorway. Tapos, Vortex na Raiders din. Yan, sobrang solid din. Aapaw na sa table natin. Tapos, Truck na Raiders din, sobrang solid. Yan. Tapos, last, eto, napaka-lupit, oh. Para siyang, ano ba tayo? Estut na cup. Pero flame siya. Sobrang solid din. Galing din ng Show Cup, syempre. Ano? Solid lang fitting mga bossing. Lupit, malupit. So, yan yung mga costume hats natin. Ito lahat yan sila. Sobrang solid. Maraming salamat sa mga nakuha ng dito. Show Cups. Ayan. Ilan lang naman dito yung nakuha ko sa ibang seller. Siguro, 3-2 piraso lang dito yung nakuha ko sa ibang seller. Pero, halos lahat sa Show Cups na. Check nyo yung Show Cups. Ayan yung page nandito. Sobrang solid na mga hats nun. Sobrang mura. Next, ito yung next na natin yung mga fake natin. Tapos ibang, yung iba dito bootleg. Ito, mga bootleg, yung mga replica. Tsaka mga ibang legit na hats. Ito, itatabi muna natin. Ang sobrang dami. Ito, ang reason naman dito, kaya ako mga na, pinagbibili to. Alam nyo yung mga tropa, halimbawa, yung mga kakilala ko na biglang nangailangan ng cash. Bibili nila ng palugi. Ibibenta nila ng palugi sa akin. So, ayan, binabaril ko na kahit minsan may issue. Tsaka isa pa, nag-aaral kasi ako mag-restore ng hats. Kaya kumukuha ako ng mga may issue. Iba rin dito mga namanong hits ko, mga natotoy hits. Kaya okay lang din. I-re-resell ko lang din naman. So, ito nakuha ko to kay Kuya Nato. Dikis na dad hat. Ayan. Dito lang natin ilagay. Tapos eto, B-Heads na Orlando Magic. And eto medyo may issue na. Eto yung mga nire-restore natin hats. So abangan nyo na lang sa TikTok kung paano natin yan re-restore. Eto, replica lang to na New Era. Bears, Chicago Bears. And mga i-re-restore pa, mga lalabhan pa. Actually kaya ako kinontent to. Kaya ako ginawa tong video na to para may flex. Tapos mailaban ko na lahat. Mabenta na yung mabenta. Magamit na yung magamit. Bawat kills ko kasi gusto ko kino-content kasi sayang din. Duke, Blue Devils na Duke by the game po mga bossing. The game, ayan. Need lang din ng reshape. Alam ko kay Kuya Nato ko din to na hook. Shoutouts kay Kuya Renato Ago, ayan. Tapos etong Colombian Hats na Hornets. Meron din tayo na ito. Medyo malala na to. Medyo pampatapon na to. Pero try pa rin natin restore. Magic ulit, Orlando Magic. Ito legit to mga tol. Need lang din yan ng hulma, pero legit yan. Boston Celtics na triple black. Ano siya, wala siyang tag. Nakuha lang to ng 75 sa uka yan. Ibibenta lang din natin yan. Ito, Super Bowl. Ayan, legit to mga tol. Super Bowl na hats. Re-restore lang natin yan. Tapos USA na hats. Legit lang din yan. Tapos LA, ito replica lang to mga tol. Hornets, eto alam ko legit to mga tol, pero grabe ang issue niyan. Lalaban lang kasi uhulman natin yan, pero solid na din yan pang PSG. Boston Red Sox, eto alam ko legit naman to, pero need lang din ng restoration. Miami Dolphins, yan legit na din yan mga tol. Tapos, Ducks, ano lang to, replica. Hindi ko masyadong di-detail lang yung mga replica. Clippers, eto costume lang to. Grabe, re-restore pa natin to kasi nirepaint ng pula. Dodgers, legit naman to kaso retro lang mga tol. Galing to kay Kuya Olan. Shoutouts kay Kuya Olan.
Sans, ito di ko alam kung legit o Colombian hats lang to. Wala kasi siyang tag, pero solid din pang PSG. Ano? Tapos, eto Angels, alam ko legit. Tasmanian to, na ano ko to, na tropa hits ko to. Sa Muzon, na yan, inawitan ko, alak. 200 o 300 ata ang kuha ko dito. Nakalimutan ko na. Next, Compton, Rap Hats, ayan, custom lang to. Nakuha ko lang to sa tropa. Nakalimutan ko na kung sino. Next, eto Hornets, Tri-Power ata to. Legit mga tol by starter, ayan. Legit yan mga tol, nakuha ko lang din yan sa tropa. Tapos eto, legit to, Indians, starter din. Ayan, need lang ng laba, tsaka Pulma. Hordes na Charlotte Hornets, eto custom lang. Tapos White Sox, ayan, tingnan nyo yung design na itong cup na to. Pabaliktad siya, nasa labas yung tag. Ang kulit, starter. Pero legit to mga tol. Youth size nga lang, kaya baka ibenta lang natin. Eto legit, Hornets. Legit yan mga tol. Katag lang, pero legit. Solid lang din pang PSG. Actually, marami akong hats. V-cups na Hornets eh. Duke, ayan, alam ko, nabili ko to kay Madboy Loco. Shoutouts kay Madboy Loco, ayan. Hindi ko pa nare-restore. Simula nung nabili ko sa kanya, hindi ko pa nare-restore. Last year pa ata. Eto Los Angeles Raiders. Eto legit ng mga tol. Naku ko to kay Utol. Rene Mark Nueva ng NBCC. Maraming salamat sa League Pass mga tol. Ang issue nito, bali lang ata yung brim, pero goods pa yan mga tol. Legit to. Tapos, replica na Raiders. Ito baka custom lang natin. Ito, replica lang din to na Swift. Tail Swift na Raiders. Tapos, ito, replica lang din. Raiders. So, basically, yun yung mga hats ko na yung mga recent ko nabili. Last year lang yung iba dito. Tapos ngayon, recently na taon. 2024. Ayan na sila lahat. Costume, fake, legit, naghalo-halo na. So, kinontent ko lang talaga para ma-flex sa inyo. Para tao dito, maiano ko na, mailabhan. Kasi iba dito simula nung binili ko, hindi ko pa talaga nalabhan. Tapos yung iba kasi dito, i-out ko. Para syempre, yung hindi ko naman talaga masyadong trip, eh, may pasa sa may trip talaga. So last, eto pala, Seminoles mga tol. Open natin, hindi ko na makalimutan. Eto legit to, Seminoles na Florida State. Ayan, ano lang to, cotton poly. Katag, pero halos brand new pa. Ang pinaka-issue lang niya yung ano niya, snap, may basal, pero goods pa rin yan mga tol. So, pagdating naman sa mga vintage hats, hindi ako bumibili ng ano eh, ng sobrang out of budget. Sa vintage cups, pag bumibili ako, hanggat maaari, 500 pesos lang pababa. Kahit may issue, bumibili ako kahit may issue. Siguro sa vintage cup, ang pinakamataas ko nang nabili is worth 1,000. Hindi na ako siguro lalakpas doon. 1,000 lang pababa pagdating sa mga legit na vintage hats. Kahit may issue mga tol, hindi ako maselan. Kaya kung meron kayong naitatabing hats niya na hindi niyo na-trip, dahil may sira, ganyan, pwede niyo ibenta sa akin, i-PM niyo sa akin, Matt Munoz. Ayan, lalagay ko na lang dito yung kung saan niyo ako pwedeng hanapin. Bumibili rin ako ng mga costume, basta okay pa. Tsaka, depende sa hats mga tol, pero paalala lang, budget meal lang syempre kasi yung iba dito nire-resell ko pa, yung iba ginagastosan ko pa para ma-restore. Pero kung may mga hats kayo dyan na hindi nyo na-trip, ayan, pwede nyo i-PM sa akin, pwede nyo i-benta. Pag-usapan na lang natin yung presyo. Tapos, yun mga tol, basically, ito lang yung mga hats na nakuha ko ngayon, taon, tapos finlex ko lang talaga sa inyo. Hindi pa ito yung talagang mga hats ko, marami pa. So, ngayon, ang problema ko lang kung saan ko ito ilalagay. Pero may naisip na akong content, baka next upload, abangan nyo na lang. Pero hindi pa sure mga tol kasi magpaplanuhan ko pa. Pero wait lang. Kung nakikita nyo itong karton na to, baka dito natin ilagay. Pero syempre hindi ko hayaang ganyan lang karton na to. Meron akong plano dito. Pero abangan nyo na lang. Kulay hanggang dito na lang yung episode na to mga tol. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Para sa next video natin, updated kayo. Nandito na lang. Peace out.